And anyway, ang ating pong topic ngayon ay masyadong seryoso dahil sa nangyayari na dito sa atin sa Pilipinas. Sana naman ay maging open na po talaga lahat at sana maging sumunod tayo sa batas na pinapatupad ng ating pamahalaan. Para naman malaking tulong kasi ito kung makikisa tayo sa lahat ng lahat ng ina-announce ng government natin. So, let's talk about coronavirus. So, yun na nga guys, dahil sa nakikita ko naman dito sa Pilipinas, marami nagko-complain. Saan marami nagko-complain? And hindi pinibreak nila yung mga rules ng government natin. And then pangatlo, lagi natin isip yung pera. Pang-apat, yung trabaho. So, palima, di ba natin guys iniisip yung mga buhay natin? Hindi ba natin iniisip yung buhay ng mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay? At hindi lang yung buong mundo na po ang nawiwendang sa nangyayari dito. Hindi lang po dito sa atin sa Pilipinas. Even US, Australia, lahat ng bansa, talagang walang pinili itong virus. Even ng mga sikat na artista, mga celebrities in mga Amerika, sa Amerika, US, wala silang pinipili kahit na mayaman ka man o ano. Dahil seryoso po yung virus na ito. So, sana naman po sa aking mga kababayan, parang awan nyo na po, kailangan po natin mag-sacrifice for 1 month na hindi lalabas ng pa. Hanggat maaari, isang minong family natin ang pwede lumabas. Saka guys, sana kung sakaling lalabas kayo, please wear mask as possible or lagyan nyo ng double na tissue, then wear mask, and then wear also disposable gloves para any na mahawakan nyo, hindi direct sa katawan nyo. And kapag every time nalalabas kayo, hanggat maaari, maghugas kayo ng kamay and then maligo. Kasi, and also guys, kung galing kayo sa labas, palitan nyo agad yung damit nyo kapag babalik na kayo ng bahay. Kasi yung virus po guys, dumidikit na po siya sa even metal, plastic, sa mga damit natin, gamit natin sa bahay. Hanggat maaari, i-disinfect po muna natin yung mga gamit natin sa bahay para talagang masabi natin safe tayo lahat. Ngayon nga guys, dito sa atin sa Pilipinas, sinabi na lockdown. Lockdown, tama ba? So may makikita ka pang drive, drive sa jeep, tricycle, motorcycle, etc. na mga ginagamit nila. So, anyway, paano natin malalaman kung mababa talaga yung bilang ng mga infected? So, dahil dyan, dahil sa matigas ang ulo natin, pilit pa rin tayo lumalabas na wala man lang kasuot-suot na mask. Especially kanina, lumabas ako ng market. As in, parang normal lang sila. Wala man lang silang suot ng face mask. Parang wala. Parang wala sa kanila yung virus. Parang di sila natatakot. So, for your information guys, yung virus po, masyadong seryoso. So, mabilis po siya mag-spread kasi airborne na po yung virus. So, any people na mag-sneeze, cough, so napakadali pong maging infected yung mga nakapalibot sa kanila. Kasi sa air na eh. Sa air na po yung ano. So, parang ang hirap po kasi isipin na tayong mga Pilipino mang-mang. Kulang po tayo sa kaalaman sa mga bagay-bagay na dapat natin malaman. Especially yung kalimisan para naman din mapan-protect tayo sa mga virus. Kasi, ang rason lagi ng mga Pilipino eh, immune na kami sa dumi. Hindi po dapat ganun mga sagot. So, kailangan po natin isipin kasi ito buong mundo na po eh. Buong mundo ang apektado sa virus na po. So, napakahirap po isipin na parang nakakalungkot isipin na buong Pilipinas yung mahal nating bansa. Biglang magiging down. Alam nyo yun. Kasi apektado po tayo lahat dito kung hindi po tayo susunod sa ating batas.
kailangan po natin maging masunurin. Dahil ito po ay para naman sa kalahatan. And nakikita ko din may mga company na still pa rin sila. Parang continue pa rin ang pasok nila. Hindi man lang nila inisip na po yung mga employees safe ba, ano ba. Kasi hindi mo alam eh kung yung papunta sa office ay safe ka pa rin ba. Papunta sa mga pinagtatrabaho natin kung saan-saan. O isipin mo, kailangan natin pera. Kasi kailangan natin pera dahil pangkain. So, di ba natin kaya isakripisyo muna? Alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Sa buong mundo, sa buong Pilipinas na lang. Kung mahal mo ang. Anyway guys, may kibigan ako sa China. So, bakit madaling naka-recover yung China? Dahil talagang pag sinabing lockdown, even the big companies, from big companies, small companies, ordinary companies, talagang lahat sila closed. So, ang open lang sa kanila ay supermarket, hospital, then even mga mini-stop 7-Eleven, closed sila. Yung mga basic lang din, and then kada member of the family lang pwedeng lumabas sa bahay. And then may code sila para matitrace din. Even nalalabas sila, naka-wear sila ng mask, as in cover sila, and then naka-gloves. And hangga't maaari, umiiwas sila humawak ng mga bagay-bagay. Chapstick ginagamit nila. Even magpindot ng elevator, chapstick lang. And hindi sila totally gumagamit doon ng pera. So, mostly gumagamit sila doon ng WeChat or debit card or credit card. So, unlike dito kasi sa atin sa Pilipinas, mostly sa atin ay pera, di ba? Pera ginagamit natin. So, basta hinawakan natin yung pera directly. So, pera kasi pasa-pasa na yan sa mga tao. So, ibig sabihin, direct tayo sa contact ng virus. So, doon sa China, hindi sila mostly gumagamit ng mga cash. So, mostly gumagamit sila doon card, WeChat, ayan, mga apps na is itatap mo lang. So, ayun, dito sa atin mostly ganun. Kung hanggat maaari, ganun din muna gawin natin. Kailangan natin mag-isip sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kumbaga, alisin natin yung pagkamangmang natin. Kailangan natin sumunod sa government natin dahil yun ay ikakabuti din lang naman natin. So, hindi lang naman sa atin eh, sa buong Pilipinas. Isipin nyo guys, kapag pumagsak yung Pilipinas, sino apektado? Lahat tayo apektado. So, hindi to yung panahon na sarili lang muna natin iisipin. Isipin natin pang kalahatan, pang buong mundo na yung nangyayari. Kasi isipin mo ah, even America, Australia, United Kingdom, lahat yung mga bansang, alam mo, maunlad, China, Japan, Korea, lahat sila nawindang sa virus na ito. Pansin nyo ba? Parang isipin nyo, ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Ito na ba yung tinatawag na tilog? Pero guys, kulang kasi tayo kaysa disiplina at kaalaman. So, kailangan natin sumunod sa sarili nating bansa. Hindi lang dapat tayo sumunod kapag nasa ibang bansa tayo. Even dito tayo sa Pilipinas. Alam nyo guys, medyo napapabuntong hininga ako kasi nakita ko kasi yung different from other country to here. Kasi mga Pilipino pag nasa ibang bansa, lahat sila sumusunod. So even dito na napakasimpleng rules din natin magawa. Kaya tingnan mo, ito yung resulta. So dito pa lang guys, ito, kailangan natin magkaisa. Kailangan natin magkaisa dito kasi seryoso na yung virus natin dito sa Pilipinas. Tingnan mo, ang bilis mag-spread ng virus. Almost ilan na yung 217, mahigit na. Hanggang pataas ng pataas na yan. So, nakakalungkot guys eh. Kailan pa tayo magkakaisa kung marami nang mas lumala? Marami nang Pilipino ang na-infected sa virus. So, nakakalungkot, no? Parang pag iniisip ko nga, parang nakakaiyak. Naiiyak ako kasi sabi ko, bakit yung mga Pilipino napakahirap sumunod sa mga simpleng patakaran na
ito ay kakabuti din naman natin, mga mahal natin sa buhay. So, sabi ko, ang hirap naman. Eh, minsan, magaling kasi mga Pilipino minsan mga kalokohan. Doon, magaling tayo dyan. Pagdating sa kalokohan, lahat dinadaan natin sa tama, sa tawa-tawa. Pero, isipin nyo guys, seryoso na to. Kailangan natin angat natin yung kamangmangan natin. Kasi, parang ang sakit naman sabihin natin ang mangmang natin, di ba? Parang kung sabihin ka nun ng ibang tao ng ibang bansa, parang ang sakit kasi naranasan ko yan, guys. So, tagang tutulo yung luha mo pag sinabihan ka ng gano'n. Uy, namin kung mga Pilipino kulang tayo sa kalaman. So, kailangan natin open yung isipan natin, guys. Open nyo yung mind nyo ng mga dapat natin gawin. Isipin nyo yun na lang yung mga mahal nyo sa buhay. So, wag muna natin isipin yung trabaho, na walang pera. Of course, yan, kailangan na kailangan natin yan, guys. Pero, kailangan natin mag-taste muna for 1 month. Kasi, kung hindi natin susundin yun, guys, sa isang buwan, hindi natin maayos yung problema dito sa Pilipinas. Babagsak at babagsak yung ekonomiya natin dito. So, parang ang sakit. Kasi, nasa sarili natin nagsisimula yung disiplina para matuntun natin kung saan dapat yung mga, kung saan taga yung virus nagsisimula. Kung saan taga dapat i-avoid ng mga tao, puntahan mo yung virus. So, yun guys, para matuntun natin kung saan lang ba dapat i-lockdown yung isang lugar. Kung saan ba talaga yung may mga virus. Kasi, isipin nyo guys, ang Maynila, baka yan ang magiging sunod na Wuhan. Na, ano mo yun? Basta, ay, Diyos ko. Na, papaano na lang ako guys. Parang, ang sikip sa dibdib. Isipin na, ano nangyari dito sa atin? Ano nangyari sa buong mundo? Parang, ang hirap-hirap na. Parang, habang patagal ng patagal, pahirap ng pahirap. Pero guys, kailangan natin mag-sacrifice. Kailangan natin tiisin na hindi lumabas. Ako nga naisip ko kanina, abang dito ako sa loob. Kasi di ako lumalabas talaga. So, sabi ko, parang nababaliw ako dito. Iniisip ko din yung income, yung hanap buhay. Sabi ko, kailangan ko din maghanap buhay. Pero, anin mo yung pera kung yung buhay mo naman ang kapalit? Anin mo yung pera kung mga tao, maraming tao ang magiging infected sa virus. Alam mo yung gano'n, hanggat maaari, kailangan natin i-disciplina yung sarili natin. So, maglibang tayo sa loob ng bahay na pwede nating maging productive na gawin. So, kasama ang pamilya natin. And, kung ano dapat i-disinfect natin, disinfect na natin para maiwasan na mag-spread yung virus. So, anyway guys, kailangan din natin na maging every time na lalabas tayo, guys, please wear mask and hanggat maaari, gumamit tayo ng disposable gloves para di tayo direct contact sa mga ano man hinahawakan natin. Hanggat maaari, iwas tayo sa mga hawak-hawak ng mga bagay-bagay na nasa labas na hindi natin alam kung yun ay may virus na nga. Dahil sa, di mo masabi, Pilipino, pang nag-achieve pa lang, alam mo na eh. Ganon, or ano, etc. Pilipino style, alam mo yan. Hindi ko na i-demo sa inyo. So, ang hirap lang guys eh. Kapwa natin Pilipino, hindi sumusunod sa mga batas na, ano mo, mga batas natin dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ano ay mangyayari sa atin sa Pilipinas kung magmamatigas pa rin yung kapwa natin Pilipino. Andyan yung nakikipag-argo talaga sa mga militar, police, doktor. So, anyway guys, shout out pala sa mga saludo ako sa inyo guys, sa mga doktor, nurse, volunteers, police, militar, so mga doctors. Shout out sa inyo guys. Thank you sa inyo. So, saludo ako sa inyo, mga nurse, mga doctors, police, and militar. Ngayon, so salamat, nagpapasalamat ako sa inyo dahil tagang nakikisapalaran kayo para lang makasurvive ng mga kapwa natin Pilipino dito sa Pilipinas.
guys, sana naman sumunod po tayo sa batas natin na kapag lockdown, so walang lalabas hanggat maaari. And then, kung bibili din po tayo ng mga kain natin sa para sa atin sa mga pamilya, bibili po tayo na good for 1 week lang muna. Kasi isipin nyo guys, isipin nyo din yung mga iba. Oh, may kawawa nga po yung iba kasi gusto man nila bumili pero ang problema wala po sila pamili. Tayo naman yung may mga pera naman, in short, may mga pera naman kung bibili halos kulang na lang ubusin yung mga pagkain sa supermarket. Unlike sa ibang bansa kasi guys, talagang nililimitan nila yung pamimili ng mga pagkain. So, pwede mo lang bilhin na good for 1 week. And then, yung mga canned foods, bread, noodles, and other needs. So, yun ay limitado lang para sa isang linggo. So, and kailangan isa lang ang lalabas sa kanila sa isang member of the family. O kaya sa isang kasamahan nyo. Tapos, ayun guys. Kaya sana guys, maging aral na to sa atin na hindi to ang oras para sarili lang natin naisipin. Ito yung oras na kailangan natin magkaisa, sumunod, magkaroon tayo ng concern sa bawat isa sa atin. Dahil ito ay nakasalalay na po sa atin sa buong Pilipinas, hindi lang po sa mga sarili natin. Mas mahirapan po tayo kung hindi tayo sumunod. So, sa isang buwan na yan, baka hindi pa maging okay yung kapakanan dito sa atin. Itong lagay dito sa atin sa Pilipinas. So, guys, please. Kahit nagbubulol-bulol na ako dito magsalita, sabi ko, gusto ko gumawa ng video para sa kapwa ko Pilipino. Sana maging aral na to sa atin. Kailangan natin matinding disiplina sa sarili. At yun na rin ang tulong natin sa mahal nating bansa na magkaroon tayo ng disiplina talaga. Yun lang guys. Ang hinihingi ko sa inyo, disiplina at pakikisa. Makisa sa bansa. Sana din po sa ating government, alam kong may mga calamity fund din naman tayo kasi marami din po tayong kababayan talagang naapektuhan. Alam ko pong mahirap para sa atin lahat to dahil iba walang makain. Halos nakasalalay din yung buhay nila sa hanap buhay. So, marami po nagugutom ngayon. Buong mundo po tayo na apektado ng virus na to. And nakikita ko pa, kamisan ayoko na manood ng news kasi parang sabi ko, parang ano ba nangyayari dito sa atin sa Pilipinas? Parang ang lungkot isipin, sabi ko. Kaya sabi ko hanggat maaari, yung nagpipray ako, sabi ko, Lord, sana mag okay na yung sitwasyon dito sa Pilipinas. Kasi maraming Pilipino nahihirapan. Sabi ko, sana maging okay na lahat. Magkaroon ng pagkakaisa ang buong Pilipinas, lahat ng mga tao. Kasi, alam ko, nakikita ko sa news, marami nagpo-complain. Kasi, keso ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit kaya ang hirap sumunod ng Pilipino? Bakit ang hirap nila paunawaan? Sabi ko, ba't kaya naman minsan natatawag ang mga Pilipino mangmang? Kasi, kulang tayo sa kaalaman, matigas ang ulo natin, hindi tayo sumusunod sa simpleng patakaran na para naman to sa atin. So, ayun. Sana sa mahal nating presidente, good luck po. Sana makayaran mo po yung lahat ng pagsubok dito sa atin sa Pilipinas. So, ipag-pray din po natin siya na maging malusog siya. Kasi, presidente po natin, marami po yung hinaharap ng problema. Wag, hindi na po ito yung panahon na i-blame natin lahat sa kanya. Kasi, isipin nyo, lahat ng problema sa Pilipinas, siya ang pumapasa. Siya lahat
nag-handle ng hindi ganun kadali yung binadanas ng presidente natin. Hindi to ang oras ng kasi late na nagpa-lockdown, kasi ganito ganyan, kasi ganito si presidente ganyan ganyan. So hindi to yung time na magsisihan po tayo. So kailangan nating magkaisa, magkaroon ng concern sa bawat isa. Isipin po natin kapakanan ng lahat, hindi pang sarili lang po. Yun lang, magkaisa po tayo. So yun guys, magkaisa po sana tayo. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ganun yung sitwasyon dito sa Pilipinas. Sabi ko, sana lahat ng tao makaramdam ng, alam mo yun, makaramdam ng pag-aalala sa bansa natin. Mostly kasi, pansin ko, ang halaga lang sa atin lagi, pera, pera, pera. So, guys, ang pera, yan lang yan. Ang isipin natin yung kapakanan natin lahat. Ang kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Diba? Andiyan na yung pag-iisip sa sarili, pero kailangan natin isipin lahat. So, sa lahat po naman ng mga nag-handle ng ating mga relief good, yung mga pang-support po dahil 1 month lockdown po nga po tayo. So, sana po lahat po mabigyan. Sana po lahat pantay-pantay. Hindi to yung time ng maggagawa ka pa ng kalokohan kasi pakiusap, marami po tayong kababayan na magugutom dahil umaasa po tayo. Dito kasi sa Pilipinas no work, no pay. Yun yung rule natin. O nga, no work, no pay, pero kailangan din natin suportahan yung batas natin, yung pinapasunod ng Pangulo sa atin. And please lang din po, sana po, kung yung mga calamity funds yan, galawin na po natin, bilhin na po natin ng bigas para po makatulong din po sa ating mga kababayan na nagugutom, especially po yung mga simple pamumuhay lang na umaasa lang sa mga like tricycle driver, yung mga ordinaryong mga trabaho lang po. So sana po guys, magkaisa tayo. Nanawagan din ako dyan sa mga may mga malalaking kumpanya na hanggat maaari, stop nyo na muna po yung yung business nyo kasi para po naman ito ay tulong na rin po sa ating bansa at tulong na rin po sa ating mga employees na nagtatrabaho. Isipin din po natin yung kapakanan nila kasi hindi lang po business ang lagi natin isipin. Sana mag-start sa big business hanggang sa small business ay mag-close muna para naman po maiwasan talaga natin yung virus na mas lalong lumala. So sana guys, panawagan po sa lahat na makinig po tayo, sumunod po tayo at isipin po natin ang pangkalahatan, hindi muna yung sarili. So ayan lang guys, at isa pa, kailangan natin ngayon ng taimtim na dasal. Magkaroon tayo ng taimtim na pagdarasal na hingin natin sa Panginoon na malunasan lahat kung ano man mga pagsubok na dinadaras natin dito sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa atin sa Pilipinas, sa buong mundo, na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Maayos ang lahat ng to, hanggat maaari ay makukunan na ng cure about dito sa virus na to. So, sana alam kong mga Pilipinong matatag. Alam ko mga Pilipinong masayahin kahit anong pagsubok, kayang-kaya. Pero sana guys, gawin muna natin, magsimula muna sa sarili natin ang disiplina at magkaroon tayo ng pagkakaisa dito sa atin, sa bansa natin. So, yun lang guys. Masaya ako kung makikita ko ang Pilipinas, yung bansa natin na magiging okay. So, masaya ako kung lahat ng Pilipino ay makakasurvive sa lahat na pagsubok ngayon dito sa atin. So, guys, alam ko kaya natin to. So, basta magkaroon lang tayo ng faith lang tayo kay Lord. Of course, kailangan din samahan ng action. Kailangan samahan ng matinding disiplina. So, disiplina.
tayo makinig. Huwag natin hayaan na lagi tayo tatawagin mga taong nasa ibang bansa. So, parang ang sakit po sa loob niyan. Danas ko po yan na sabihin ka ng ganyang salita. Sakit po, promise. So, sana sa lahat ng Pilipinos, magkaisa po tayo. Please lang po. Gawin po natin yung tama. Gawin po natin yung nararapat at gawin po natin yung dapat nating sundin. So, dahil ito ay kapakanan din naman natin para sa lahat, para sa buong bansa. Dahil kung bumagsak po ang ekonomiya ng ating Pilipinas, tayo din po ang mahihirapan. Tayo rin po ang magsasuffer ng lahat ng mangyayari dito sa atin sa Pilipinas. So, tisin natin ng sambuan na walang labas-labas hanggat maaari. Kasi, ano mas gusto nyo, mas haba yung panahon bago magka-recover yung Pilipinas. Parang mas mahirap po. Parang ang sakit-sakit na po eh. Every time na manood ako news, ang sakit. Parang sabi ko, Lord, ano na to? Please, tulungan mo kami. Ang hirap. Sabi ko nga, Lord, please, tulungan mo kami na makaahon sa ganitong pagsubok. Ito yung pagsubok na nakita ko na napakahirap. Talagang apektado lahat. Hindi lang po tayo apektado. Magmula sa mataas hanggang sa pinakamababa. Apektado lahat. Yun nga lang, dito sa atin, pag sinabing lockdown, makikita mo ba yung ibang company? Sige pa rin. Okay, nag-ano pa rin sila. Papapasok pa rin. So, paano natin ito maayos kung hindi tayo susunod? Ang hirap, alam mo yun, ang hirap. So, sana po, sa lahat po ng mga malaking kumpanya, please, makiisa po tayo sa ating pamahalaan. Makiisa po tayo sa batas na pinapasok. So, yun lang po. Yun lang po. Talaga. Ang sakit isipin po, nakakalungkot sobra. Nalulungkot pa ako sobra. Kaya sabi ko, sana mapakinggan tayo ng Panginoon na tulungan tayo sa ganitong pagsuko. So, pero kailangan din natin na samahan ng action. Hindi pwedeng iasa lang din natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Dahil kailangan din natin ng matinding disiplina sa buhay natin. Sana sa lahat ng mga Pilipino, please, makiisa po tayo ngayon. Ito yung panahon na kailangan natin makiisa. Yung pagkamatigas ng ulo, cut muna natin yan. Dahil ito ay serious na paksa na to eh. Serious na usapan na to. Hindi na to pwede natin daan sa mga pabiro-biro, laro-laro, patawa-tawa, ang mga kalokohan ng Pilipino. Please, cut muna natin yan. So, ngayon lang guys, hindi kasi ako makatulog kanina. So, sabi ko, I want to try to make my video para sa kapwa ko Pilipino. Dahil masyado nang hindi na maganda yung nangyayari dito sa Pilipinas. Ang hirap. Alam ko yung pakiramdam. Ang hirap na sa isang araw hindi ka lalabas. Sobrang hirap. So, hanggat maaari guys, mga bintana, sarap muna ninyo. So, yun. And proper hygiene na rin. And guys, mga kainin nyo ay yung mga fresh na pagkain. Hanggat maaari. And then, samahan na rin ng exercise para mas healthy tayo. So, mas prone kasi yung virus sa mga bata at mga matatanda kasi mas mababa na. So, sa mga bata naman kasi, mababa pa yung immune system nila. And sa mga matanda naman, mas less na yung immune system nila. So, alagaan po natin sila, especially sa mga bata at matatanda. So, pakainin ng tama. Tamang ehersisyo. So, yun nga guys, nagsisimula talaga lahat to sa sarili natin. Ayun guys, sana lagi pa rin
na rin magsimula sa atin yung pagmamahal sa kapwa natin, sa sarili natin, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na magkaisa po tayo lahat. Yun lang po yung gusto ko iparating sa inyo, na matuto po tayo sumunod sa batas natin. E at least lang po, maging aware po tayo sa mga ginagawa natin. Ayun, mga proper hygiene po, gawin lang natin yun. So, ayun guys, dahil sabi ko, di ako makatulog talaga. Kaya sabi ko, gusto ko gumawa ng video about dito sa atin, sa mga kababayan natin Pilipino. Sana makatulong tong video na to at ma-realize natin na nagiging worse na ang nangyayari dito sa Pilipinas. Yun lang guys, masaya ako at makatulong man lang kahit sa mensaheng to, na ma-realize natin na kailangan natin magkaisa at matinding disiplina para sa mahal nating bansa. Kung mahal nyo ang Pilipinas, please makiisa kayo. Huwag muna natin isipin yung sarili natin. So, isipin natin pang kalahatan. Yun lang guys. Thank you so much sa time na binigay nyo dito sa video na ginawa ko. Sana makatulong to sa inyo. Sana ma-realize po natin lahat na kailangan natin ng pagkakaisa at disiplina sa sarili. Sumunod sa batas ng ating bansa. Please lang. Please. And thank you so much po sa lahat ng frontliner natin. Saludo po ako sa inyo. Alam ko pong hirap na dinadanas nyo kasi inaano nyo yung sarili nyo para lang makatulong sa mga kababayan natin Pilipino. So sa lahat po natin, sa lahat po ng aking kababayan, sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, ingat po kayo at lagi magdasal. So, salamat sa inyo sa lahat. Salamat. Guys, magpapaalam na ako dahil sabi ko gusto ko i-share kagad tong videos na to. And guys, please pray po. Sana magdasal po tayo ng time team dahil malaking tulong po ito na magdasal tayo para sa kapakanan ng buong mundo. Hindi lang ng ating bansa. Na maging okay ng lahat. Sana lahat ng infected maging okay na, kumaling na sila. At makakuha na po na ang ating mga scientist na cures para sa virus na to. Samahan niyo akong magdasal ngayon sa hanggang sa huli na sa aking video. So, Lord, please tulungan mo po kami sa aming pagsubok ngayon. Sana po maging maayos na po ang lahat. Sana po kung ano mga pagsubok na tayo, makayanan namin mga Pilipino. Hindi lang po kami mga Pilipino, sa buong mundo. So, tulungan mo po kami maging matatag sa ano mga pagsubok na dinadanas namin. Lord, bigyan mo po kami ng lakas na pangangatawan. Alagaan mo po mga taong mahal namin sa buhay na nasa malayo. At lalo-lalo na po mga mahal namin sa buhay, gabayan mo po sila. Bigyan mo po sila ng malakas na spiritual na makayanan ko ano man mga pagsubok na dumarating sa amin ngayon. Please Lord, tulungan mo po kami ngayon. Ito yung panahon na kailangan ka namin. Alam po namin na marami kami pagkakamali na nagagawa sa pang-araw-araw. So patawad, Panginoon. Tulungan mo po kami sa ganitong pagsubok po. Lord, bigyan mo po lahat ng taong faith, pag-asa sa mga panahong itong sobra pong pagsubok. Alam ko pong hindi madali ang pagsubok ngayon. So, Lord, gabayan mo po kami sa lahat-lahat. Protektahan mo kami kung ano man mga pagsubok. Suliranin ang dumarating sa amin. Tulungan mo kami na masolusyonan lahat ng ito. Sa ngalan ng Diyos, amen. So, guys, sana makatulong nga talaga itong video na to. Please share this video para naman na katulong tayo sa kapwa natin Pilipino. Ayun lang, maraming salamat at paalam sa inyo.